all the furniture inside the market. Hello. 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 Tara na guys, babang na tayo. Maganda na tayong pagkain. Para malamig yan. Parang tao yan eh. Kailangan dilig. Huwag walang dilig eh. Hindi na bumalaw. Welcome back to my channel. So guys, mag-grocery tayo kasi wala nang laman ng aming bread. So samahan niyo ako. Kasama namin ang aking family at si Alex. So tara na sa loob! So now, I'm going to show you all the furniture inside the market. Lama. Hello. 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 Okay, so now, this one is the Red Lady. Ba? Look, see, look. It says Red Lady. See? Red Lady? Yeah, it's because Lola. Look at this. It says Red Lady. So, papaya, Red. SP, papaya, Red Lady. Dito sa cart na ito, puro pagkain. Dito naman na cart, puro pang toilet, pang kitchen, yung mga kitchen rolls. Kasi hindi pwedeng pagsamasamahin sila guys. Kasi makontaminate yung mga pagkain. Ito na nga. So, kulang pa to dahil mayroon pa kaming mga bibilhin like sabon pang laba. So, tara, samahan niyo ako ma-meet up ng mga kailangan sa bahay. Guys, ibabalik ko na yung aking mga tinanggal yung laman sa rep. Papa Jun,
Jun. Sorry. Lag take over daw Papa Jun. Wala na. Ang kagawin natin. Ano siya? Lag take over daw. Good morning. Ako mag take over saan? Sa vlog ni Mami. Hawakan mo muna yung mic. Patay tayo dyan. Magandang umaga sa inyo lahat, guys. Ito, mag-takeover daw ako sa vlog ni Mother Queen. Dahil sila yung mga tulog pa, ako ay gising na. Dahil umaga nga ako magigising. Kasi fasting ako from dawn to sunset. So, hindi ako inom ng tubig, hindi ako magsasalita ng masama sa kapwa. Yung dalisay ka nga. Kasi nga, puasa. Hindi, napatawag doon, may salita doon eh. Pero pinagbabawal. At saka, lalo na yung magtabi sa asawa. Kaya di kami natatabi ni Mother Queen. Kasi nga, bawal yon. Kailangan wala kang pagnanasa. Sa kahit kanino man. Kasi nga, bawal yon sa Islam. So, gagawin natin. Kakain bago magdating yung oras na bawal kumain. Pagkatapos nun, magdilikte ang halaman. Kasi nga sa part of, magandang kaugalian. Kaya mabuti ang iyong pag-uugali. Hindi lang sa iyong pamilya, kundi sa kapwa. So tara na guys, babango na tayo. Maghanda na tayo yung pagkain. Ay, sorry pala mga kababayan. Ikwento ko pala sa inyo kung ano ang maganap pag nag-fasting. So, pag madaling araw, kailang kakain ako bago magdumating yung oras, tuloy kanina, 4:26, kailangan makakain ka na doon. May alarma ako. Para hindi ma-break yung fast mo. Kasi fasting hour kang kain mula anong oras na yon hanggang mamayang hapon. Pagdating naman sa hapon, mga 6:12, doon pa lang ako pwedeng kumain. So, magre-ready ako ng mga prutas. Mostly mga prutas lang ang kinakain ko. Tapos, tatlong dates. Halo-halong prutas, kahit anong klaseng prutas, basta prutas, yung matubig na prutas tulad ng melon, watermelon, mangga, apple, basta matubig siya na prutas. Tapos tubig, juice, or milk, tapos kung mayroong malambot na mga tinapay, cake, or something like that. Tapos pagkatapos ng mga ilang minuto, ay kakain ka na ng hard, pwede na kumain ng hard. Kasi nga, hindi pwedeng isabay yun doon sa, kasi wala kang kain nga, tapos kakain ka ng hard jelly, hindi pwede, sasakit ng tiyan mo. Sinubukan ko na minsan, dahil minsan nagluluto si Mother Queen ng masarap na ulam. Doon sa amoy, ang sarap eh, sarap kumain. Sinabay ko yung prutas, tsaka yung kanin, tsaka yung hard nga, yung ulam. Sumakit yung tiyan ko, tapos uminom ako maraming tubig. So, kailangan lalay lang inom ng tubig, tsaka kain. Pero prutas, kahit gano'ng kadami kasi ang prutas, tubig yan eh. So, yun. So, after ng Ramadan, malapit na matapos, May 2 ang ano nito eh. Hanggang May 2 ang fasting ko. So, pagka May 3, Eid al-Fitr na, yan ang katapusan ng Ramadan. So, pwede na tayong kumain sa labas o sa buong pamilya, kahit dito sa bahay, maghanda ng mga masarap na pagkain. Ibig sabihin ng masarap na pagkain, yung mga halal food, maliban lang sa yung pinagbabawal. Pinagbabawal lang sa amin yung paboy. Bawal kami doon. So, lahat ng lasing pagkain ay pwede namin kainin at inumin. Maliban sa alak, bawal pala sa amin ang alak. So, yun guys. Kaya, ano pang gagawin natin? Tara, magdiligin na tayo. Hello guys. Ito ngayon, nandito tayo sa labas ng aming bahay. Dahil, magre-ready na ako ng ito. Tapos, ilalatag ko muna ito. Dahil, mahaba ito eh. Yun. Buti malakas sa tubig. Ito ginagawa ko mga kabayan pag umaga. Pagkatapos kong kumain ng suhoor food, yung early meal food for fasting Muslim, ito, magdidilig na ako agad ng halaman. Uunahin natin yung Bermuda. Yan. Kasi kailangan ito umaga at hapon, dinidiligan. Ngayon na lang magdiligo. Kasi hindi pwedeng pabain, malalata yung mga ugat. Isa to sa magandang ginagawa pag umaga kasi ito pinaka-exercise ko. Maliban sa pagbabike, pag-wukaton, isa rin itong exercise dahil nagagalaw ang katawan mo eh.
kamay, paa, utak. Siyempre, iisipin mo, may bilang ito eh. Yan, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, diba? 10 bilang hanggang makarating dito sa kabilang brakes. May bilang yan. So lang, humina at tubig. May naligo yata. Okay, ito. Parang lanta na ito ah. Parang patay na. Hindi malaman kung nasobraan ang tubig o kulang sa tubig. Kulang sa tubig yan. Kailangan basbisan natin. Patay na ibabaw. Parang malamig yan. Parang tawa yan eh. Kailangan ng dilig. Pag walang dilig eh, hina gumalaw. Tama si Jericho, kulang sa dilig. Bawal kami magsalita pala ng ano. Mga mahalay. So, importante itong ano, Bermuda madiligan. Kasi nga, maliliit ang mga ugat nito eh. Kailangan nung maanohan siya ng tubig. Hello mga kanitos, biglang umambon o parang umbulan na. So, ito, pinasok ko yung mga sinampay namin. Hindi nakasama niya ito. So, dito na lang tatapusin ang ating vlog mga kanitos. Nawin na siya kayo, mag-lags kayo, mag-share at mag-subscribe sa aming channel ni Mother Queen Vlogs. Ganun din sa anak ko sa Dubai, Sienna Canina Inguera, BNT Production, Jericho Delena, George Cafe Condesa, at sa lahat ng mga madams. At siyempre, sa inyong lingkod, John Garrett Cadena! Bye-bye!